Good morning sa lahat. Ngayon, nagbabalik po ako. I'm Teacher Mel para sa panibagong video ng channel na to. So, lesson natin ngayon is about undefined terms para sa mga grade 8 students there. Then, don't forget to subscribe to my channel kapag bago kayo. And then, click the notification bell para ma-update po kayo sa mga new lessons regarding mathematics. Okay, so let's start our discussion sa undefined terms. Okay, so simulan natin kung ano ibig sabihin ng undefined terms. Tandaan nyo lagi na there are four classification of terms in geometry. Undefined terms, defined terms, postulates, or axioms, and theorems. Okay, so pag sinabi nating undefined terms, these are the terms usually na point, line, and plane. So ano yung pagkakaiba ng tatlo? Simulan natin sa point. Pag sinabing point, it is a location in space or a pinpoint suggests that the idea of a point. So, it has no dimension at all. Means to say, wala siyang width, wala siyang length, at wala siyang thickness. A point could be represented by a dot. Tuldok lang siya. So, it could name by a capital letter. So, example niyan, for point A, point B, point R. So, gumagamit tayo ng capital letters para i-name ang isang point. Example, sa mga materials na nakikita natin sa paligid-ligid, let's say, for example, we have here a ballpen. The tip of the ballpen is actually an example of a point. Since wala siyang dimension, means kasi wala siyang length, wala siyang width, at wala siyang thickness. So, yun po yung ibig sabihin ng point. Kaya siya sinabing undefined term o isa siya sa mga undefined terms kasi hindi natin siya formal na define. We just actually describe. We describe the point by giving such examples and based on its description. Next, how about line? Anong ibig sabihin ng line? Okay, pag sinabing line, it is a set of points. So, kapag marami kang points, and then pag kinonekta mo lahat ng points na yon, makakabuo ka ng isang line. And, we describe line as a straight. So, straight line po. Yan. So, ibig sabihin, kung straight yung ating line, pwede natin siyang i-extend infinitely. So, ibig sabihin, meron siyang length, pero wala siyang thickness. Yan. So, another thing for line is, we use capital letters, two capital letters to name a line. Yan. So, pwede rin naman tayong gumamit ng lowercase letter or yung small letter na single lowercase letter para sa pagpapangalan ng isang line. Okay? So, halimbawa po ng mga materials na pwede mag-represent sa line, let's say for example, the edge, let's say this one, meron akong notebook dito. Yeah. Okay, so yung ating edge, yan, ang edge na to, yung object na to, will be is an example of a line. Another thing is, ito, ruler. Meron akong ruler dito. Yung edge ng ruler natin is an example of an idea of a line. So, meron siyang length, pero wala siyang thickness. At kung mapapansin ninyo, kapag in-extend natin siya in both directions, yan, infinite po yan. So, yun po yung ibig sabihin ng line. Kaya, isa rin po siya sa mga undefined terms kasi we just give a description on it and based on the examples. There is no formal definition about it. Sunod natin sa pangatlong undefined term yung tinatawag nating plane. Ano nga ba ang isang plane? Pag sinabing plane po, it refers to a flat surface. Flat means to say, yung dimension lang ng ating plane ay meron siyang length and width. So, wala siyang thickness din. Example ng materials ng isang plane is, halimbawa ito, cover ng notebook. Yan. Itong portion na to is a plane. So, flat po siya, meron siyang length, meron siyang width, but then, wala siyang thickness. So, yun po yung ibig sabihin ng plane. At, we usually use capital letters sa pagpapangalan ng isang plane. Yan. Okay, so, parang ganito. Pwede rin naman tayong gumamit ng sa pagpapang a single subscript tulad nito.
So, yan po yung ating example ng mga plate. So, meron tayong tatlong klase ng undefined terms or under siya ng undefined terms. The point, the line, and the plane. We just give their formal definitions. I mean, we just give the description. Take note, just the description by giving examples. And there are no formal definitions of it. So, yun po yung ibig sabihin ng mga undefined.